So, heto na mga Kawan Stories. Alam naman natin na natambakan nga po agad ng Phoenix Suns ang Los Angeles Lakers sa kanilang naging laban sa simula, at dahil nga sa ginawang in-game adjustment ni Coach JJ Redick, nagawa nga po nilang maisakatuparan ang 22-point game comeback, at dahil dyan, napareklamo si Kevin Durant. Bakit kaya? Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang balitang jackpot nga po ang Golden State Warriors kay Buddy Hield. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kuponan sa NBA, PBA, at maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kawan Stories ng responsable. Dahil nga po mga Kawan Stories sa napaka-efficient na shooting ni Buddy Hield, marami nga po ang nagsabi, siya ang pinakasaktong player kay Coach Steve Kerr. Sa katunayan, mismong siya na, at aminado si Coach Kerr na sobra nga siyang natutuwa since naipakita nila sa first two games ang tamang paraan para magawa ang game plan. Salamat kay Buddy Hield na isa nga pong napaka-incredible na player at kakampi. Hindi lamang shooting ang naibibigay nito, bagkus malaki ang naitutulong nito para mapaganda at mapasolido ang chemistry. Sinabi rin naman ito na si Buddy Hield ang mismong dahilan bakit nagagawa nga po nilang pagpahingahin si Stephen Curry. Hindi kagaya last year, may iba nga silang mga malalaro na tunay nag-i-step up sa opensa. Kaya dahil dito, hindi sila masyadong umasa pa sa scoring ni Curry. Sa katunayan, naibaba na nga po nila ang playing time nito sa pagbibigay lamang ng 27 minutes kontra sa Utah Jazz. For the first time sa kanyang karir, sa wakas, mapagpapahinga po nga po nila si Stephen Curry sa fourth quarter sa unang game ng back-to-back. Hindi na rin naman umaabot pa ngayon sa 30 minutes ang playing time nito sa unang dalawang laro ng Golden State, kaya inaasahan na iwas injury nga kay Stephen Curry. Samantala, nagkaroon nga sana ang Phoenix Suns ng pagkakataong manalo laban sa Los Angeles Lakers matapos nila itong tambakan sa first quarter. Kaya pagkatapos nga pong mag-choke at makambakan sila nito sa second half, hindi nga po naiwasan pa ni Kevin Durant mapareklamo sa interview. Ayon dito, umaangat na rin naman nga sana sila ng 15 to 20 points sa simula matapos ang sobrang mag-init ang shooting sa long range. Nagpakita rin naman sana sila dito ng perfect game since nagawa nga po nila ang lahat ng plano. Ngunit dahil nga sa isang pagkakamali sa second quarter, nabigyan nga po nila ang Lakers ng momentum na siyang naging simula ng comeback nito. Matapos nga po ay sobrang nagka-problema sila sa depensa, gayong hindi nga nila kinakayang depensahan ng Lakers nang hindi sila nagko-commit ng foul. In fact, ito ang rason bakit umabot sa 39 free throws ang nakuha ng Lakers kumpara sa 17 free throws lamang ng Suns. Hirap nga talaga sila na ma-stop ang opensa ng in-game adjustment ni Coach Steve Kerr. Syempre, priority nito na sumalaksak sa ilalim ng basket.